Kay Merry Merry Christmas, mga kababayan. Mga kababayan kong minamahal. Ang ating pangalawang Disyembre dito sa Indonesia ay, of course, I'm proud to say na it's a milestone. It's a milestone na talagang magbibigay ito ng malaking break sa ating mga super super doctors at sa ating mga Phi followers, Phi supporters, Phi warriors. Talagang ito po ay hindi natin pwedeng ikahiya. Bakit nga ba ang daming sagabal? Sabi ko, iniisip ko, kaparte ng trial yan. Kasi nagtatrial si Phi. Kaya dumaan din sa napakalaking trial si Super Mario. Ayan ang ating talagang present situation. But anyway, God is really amazing. Truly amazing God. Okay? So, yun sinasabi natin na kwan, na ano yung kanta na yun, yung Amazing Grace. No? So, isusunod natin yung Amazing Grace. Today is Christmas, of course. It's about the, we can say that the Savior has come, right? So, we are celebrating kung gaano kamahal tayo ng Panginoon. Tandaan natin yan. Gaano tayo niya kamahal na hindi niya tayo pwedeng ipapahamak. The first verse na aking natutunan at na memorize during my younger days, my first time na mag-attend kami ng Bible study, no? At sinabihan kami ng aming Bible study teacher, alam niyo ang sabi niya, okay, magkaroon kayo, very super active talaga si Super Mario that time, parang sinasabi nilang ano yun, hyper, no? So mag-memorize kayo ng isang verse, magpili kayo ng isang verse, at sa next na Bible study natin, tignan natin kung sino ang manguna at mauuna sa na makapagbigay ng kanyang na-memorize na verse from the Bible. At alam niyo ang aking na-memorize noon na first verse in the Bible na hindi ko makalimutan, mga kababayan, is that John 3:16. Very famous. It's about saving the world, no? Alam mo, sabi ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, should not perish, but have everlasting life." Yan, mga kababayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil, because of that, ganun pa rin ang kanyang sinasabi. Mahal niya ang kanyang mga nilikha. Kaya lalabas si Phi. Still, talagang very, very happy at talagang pinagpapala tayo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang siyempre, hindi naman tayo ganon kalaki pa dito sa Indonesia. Right? Mag-isa tayo dito. Ay nako, it's really a miracle that it's really happening. Talagang hindi naman pumapayag ang ating Panginoon, ha, na matatangay tayo sa Agos. So it's really a great achievement itong nalagpasan. Sabihin kong nalagpasan ko kasi madadala na ako ng masamang Agos eh. If I did that, so of course, napakalaking problema ang nangyari dito sa Indonesia. Okay? So, yun na sinasabing truly amazing.
ganda ang ating magiging resulta sa naging epekto nitong pagdaan natin ng malaking balakid, malaking problema, malaking sagabal. Pero hindi naman po tayo talaga inabayan at yung nga faith, F-A-I-T-H, yun ang ating talagang naging sandata sa panahon na tayo ay talagang dinaanan ng talagang sinabi na nga natin na talagang super typhoon. Kumbaga signal number 10, number 10, hindi lang number 3, signal number 10 pinagdaanan natin. Pero yun nga yung naalala ko yung dati kong sinasabi noon na nakapundasyon na tayo sa bato. So kung ang pundasyon natin ay sa buhanginan, natangay tayo ng agos. But because of our faith is very strong, sa ating pinagdaanan na yon ay talagang hindi tayo natangay ng agos ngayon. So happy pa rin ako dahil successful ang ating mga nagawa at I hope tuloy-tuloy na at wala nang maging sagabal pa dahil sa tingin ko sagad sa buto na yung dinaanan na yun. Kumbaga worst of the worst na yun, talagang super. Kayong lahat ngayon na nanonood, salutyo at siyempre mabuhay kayo. Natutuwa na nalulungkot ako dahil sana dito sa Pilipinas ito ganito nangyayari, di ba? Kung ito pinagtuunan ng bansin, sandali, saglit lang naman yan eh. Kung talagang ito na, dumaan na tayo ng 1 year, di ba? So, kung tinutukan ito, ng kasi nandyan na yung experience niya, yung research, binigyan ito ng panahon, no? Binigyan ito ng panahon na research ito, tapos na sana ngayon, no? For emergency, emergency use authority ng Pilipinas, di napapakinabangan na ngayon, at least, di ba? Meron na tayong booster man lang, kahit sabihin ng kung binigyan ito ng pagkakataon nun na i-research ito. Pumunta kami sa DOST, tumawag ka, mayroon nang balikan yung it's really negative. So, kung hindi sana yung lagundi, tawa-tawa ang pinagtuunan ng pansin, di ba mga babayan? Kung hindi sana yung pinagtuunan ng pansin, ito may track record na eh, di ba? As simple as that. May track record na, bakit? Oh my gosh! Sabi dito, oh my gosh! May track record na. Yun na sana dapat ang pinagtuunan ng pansin. Di ba? Duman na ng more than 1 year. Okay? Di tapos na, kung 8 months na trial yan, simple, nandyan ang track record, mas mabilis, kontrolado ng government natin. Di ba? At hindi ganun katakot-takot na gasto, di ba? Opinion ko lang, di ba? Okay, magalit. Kung narinig nyo man ito, kayong mga nasa gobyerno, ngayon, huwag kayong magalit. Sa totoo lang, di ba? Ang laking tulong. Lahat kayo makikinabang, lahat tayo makikinabang. Ng mga frontliners natin na yan, may depensa kasi tignan nyo, i-share nyo ito para kumalat ulit. Share natin, share. Kasi ako yung pinakamalaking example na sinasabi ko na dito eh. Ipupusta mo yung buhay mo, pupunta ka sa isang lugar, tapos akala mo, kwan lang siya, yung asymptomatic lang siya, yung pala. Grabe na yung tama nila, papasok ka sa loob ng bahay, yung pala. Buong pamilya, meron yung talagang naluluwa-luwa yung mga mata nila sa
sa kauubo at yung sore throat nila, super ang mga tama. So, yung element of surprise, mga babayan, kahit papano, minsan kinakabahan ako kasi, oh, grabe pala mga tama ng mga tao na ito, Diyos ko. Tapos, well, unprepared ako, yun yung mask ko, yung ordinary lang, you know? Yung mga yun, hindi ko naman na-video yun eh, dahil mga privacy nila, hindi na ayaw naman nilang magpa-video. But yung iba naisip ko, kung ito ay nagawan ng paraan noon dyan, I think, lantad na sa buong mundo to. Hindi na to yung itago pa. Pero siguro talagang, kumbaga yun nga, ang destiny ni Fai is going to Indonesia. Yun talaga ang destiny niya. So, pinakita ko lang sa inyo na yun pag wala namang masama eh. Sarili ko namang ito eh. So, eh, mga doktor nga dito eh, sila mismo nag-aalaw sa akin na, sige, inject mo ko. Ako, dok, baka naman kagukuhan niya. Hindi. Sagot namin yan kasi inauthorize ka namin eh. Wala kang problema dyan. So, okay. So, napaka-saya, napaka-ganda ang experience ni Fai. Talagang kung lalabas ang ating story about kay Fai next year, January. Sana mag-subscribe kayo. Sana, kasi may kwan yun eh. May episode yun eh. 1, 2, 3 hanggang 4. Napakaganda yung kwento. Isang istorya ito na talagang marami kayong malalaman doon na hindi niyo pa nakikita. Hindi niyo pa alam. So, yun ay talagang ginusto lang talaga nila kung kunan ng kwento. So, okay lang. Sabi ko, sige. Para naman kay Fai yan. So, okay lang. Sige. Go. Marami kaming nabigyan nito na talagang pag nabigyan mo na sila, feeling nila, Superman na sila. Sabi na, oh, may Fai na ako. I can go anywhere. Yung pumunta ng Switzerland, nagpaon pa ng 4. Sabi ko, hindi ba bawal? Hindi, Switzerland to eh. Biro nyo yan. Nandun na siya. Sabi niya, pagla inindikan mo ako, ilang hours yung biyahe ko, paglapag ko dun, parang wala lang. Believe talaga ako, sabi niya. Samantalang dati-dati, lumipad ako dun. Pagdating ko sa Switzerland, yung jet lag, naramdaman ko, talagang parang litaw ako, lutang ako. Tapos yung pagod, ramdam ko, pero pagdating ko dun, diretso ako sa mga ginagawa ko. Hindi ako nakaramdam ng stress, hindi ako nakaramdam ng yung sarili ko parang nabibigatan, bago parang gusto kong humiga, parang ganun ba yung mga bagong biyahe, di ba? Pagdating kahit aeroplano, maramdaman mo yung jet lag talaga. Kagaya ko din na, kung ako, million milers, before na nag-COVID, di ba? Almost every week, nasa Hong Kong, China, Thailand, Malaysia, ang biyahe ko, di ba? So, ramdam ko yung jet lag. Pero sila mismo nagsasabi, wow, truly amazing. May resulta. Hindi namang kwentong kutsero yan. May video, meron tayo. Kaya, evidence-based lahat ng kwento natin. Kaya, mabuhay po tayong lahat, mga kapay. Open eye.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.